Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Mapagmahal at masipag na asawa itong si Stephen at nagtatrabaho ito siya bilang isang executive director sa isang sikat na kumpanya. Ngunit mabilis na nadungisan ang malinis niyang pangalan dahil sa isang kasalanan nang magkaroon ito siya ng sekretong relasyon sa isa niyang katrabahong si Gretchen. Nagsimula ang lahat nang nalasing itong si Gretchen at nakisabay sa kanya sa pag-uwi. Ginawa naman niyang ihatid itong si Gretchen sa apartment nito. Ngunit dahil sa tawag ng laman ay naakit itong si Stephen sa magandang hubog ng katawan nitong si Gretchen. Dala na rin ng pang-aakit sa kanya nito. Nagawang bumigay ni Stephen sa gabing yon at nagawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Meron rin kasing matagal nang tinatagong lihim na pagnanasa kay Stephen itong si Gretchen. Kung kaya't ginawa niya ang pagkakataon na iyon para maakit itong si Stephen. Sinubukan naman ni Stephen na tapusin na ang ugnayan nilang dalawa ni Gretchen. Ngunit dahil sa pagpursigi ni Gretchen at sa pangako niya kay Stephen na walang ibang makakaalam sa kanilang relasyon, ay naakit niya itong si Stephen na ipagpatuloy nila ang lihim at bawal nilang pagmamahalan. Nagawa nga nilang dalawang itago ang kanilang relasyon at patago lang ang mga ito kung magkita at magsama. Hindi naman lingid sa kaalaman itong si Gretchen na kasal na itong si Stephen. Bagkos ay mas nasayaan pa nga ito siya na mayroong kaagaw sa oras at pagmamahal ng lalaki niya. Kumbagay, ibang klase ang ugali nitong si Gretchen. Isang araw, nalungkot itong si Gretchen nang malaman niyang nagdadalang tao na pala ang asawa nitong si Stephen. Dahil sa alam niya sa sarili niyang, mamawalan na ng oras para sa kanya itong si Stephen. Kung kaya't bumuo ito siya ng plano kung paano pa siya mas mapapalapit kay Stephen. Ginawa ni Gretchen na magpanggap bilang isang katulong sa bahay nitong si Stephen. Masaya naman itong asawa ni Stephen na si Myla dahil agad din natupad ang hinahangad niyang magkaroon ito ng katulong sa bahay. Pagka-uwi ni Stephen ng bahay nila, agad na pinakilala ni Myla itong bago niyang kasambahay na si Gretchen. Natigilan itong si Stephen sa sandaling yon, ngunit ginawa pa rin niyang magpanggap na hindi ang mga ito magkakilala. Sa ating gabi, nang tulog na itong si Myla, ay doon na pumunta itong si Stephen sa kwarto ni Gretchen at doon ay nag-usap silang dalawa. Gretchen, ba't mo naisipang magpanggap na katulong at sa pamamahay ko pa talaga? Gusto mo bang mabuking tayo ni Myla? Kinakabahang wika ni Stephen. Kahit kailan talaga, Stephen, matatakutin ka talaga. Huwag kang mag-alala dahil walang kaalam-alam ang asawa mo. At hindi kita ibubuking sa kanya, no? Ayaw ko ring mawala ng taong mahal ko, saad ni Gretchen. Matapos ng gabing yon, ay ginawa nilang pagsaluhan ng gabing yon na magkasama. Kinaumagahan ay balik trabaho naman itong si Stephen na parang walang nangyari. 6 na buwan ang lumipas, naisipan ni Gretchen na lasunin itong si Myla dahil sa akala niya'y kapag nawala ang batang dinadala niya ay balik na ulit sila sa normal ni Stephen. Nung tulad ng dating, malaya silang makikita kung kailan nila gugustuhin. Ngunit imbis na bata lang ay pumasok sa isipan itong si Gretchen na itong si Myla na ang lalasunin niya para masulunan ito si Stephen. Ginawa nga ni Gretchen na lasunin itong si Myla ng paunti-unti para hindi siya mahalata na meron siyang ginagawang masama. Ginawa niyang lagyan ng lason ang pagkain ni Myla tsaka ihatid ito kay Myla para kainin ito. Sa ginagawa ni Gretchen ay paunti-unting nanghina itong si Myla hanggang sa nakahiga na lang ito siya. Sa nangyari kay Myla ay labis na nasiyahan itong si Gretchen at ang mas nagpasaya pa sa kanya ay nagawa na niyang matulog sa kwarto ni Stephen. Ilang araw ring ginawa iyon ni Gretchen at nagpakasaya silang dalawa nitong si Stephen. Hanggang isang araw, bigla na lang nag 50-50 itong si Myla at nag-aagaw buhay. Kung kaya't tumawag na ng ambulansya itong isa pa nilang katulong na si Myrna. Sa mga sandaling yon ay nagpanggap na nalulungkot itong si Gretchen. Ngunit laking gulat ng mga ito nang imbis ambulansya ang dumating ay mga kapulisan. At doon ay nagtaka itong si Gretchen at Stephen nang pusasan ito sila ng mga pulis. Nalaki lang ang mga mata nila nang lumabas ng kwarto niya itong si Myla na malakas na malakas. At nagsalita ito siya, "Kulungan ngayon ang bagsak nyo, mga hayop kayo.
ginawa niyo pang parausan niyo ang pamamahay ko? Sa una pa lang ay duda na ako sa pinapakita niyong aksyong dalawa, kung kaya't ginawa kong mag-ingat at hindi nga ako nagkakamali sa hinala ko. Maraming salamat at nandito si Ate Mirna at tinulungan niya ako sa bala ko. Lalasunin mo pa talaga ako, ha? Magaling ba Gretchen ang pagpapanggap ko? Mas magaling ako sa iyo, di ba? Dalhin niyo na yung dalawang yan, sir, at ikulong, galit na sambit ni Myla. Matapos ng pangyayaring yon, ay ginawang humingi ng tawad ni Stephen kay Myla. Ngunit hindi na niya ito siya pinakinggan. At ginawangan itong si Myla na ipakulong itong si Gretchen at Stephen. Sa ginawa ni Myla ay naging matiwasay na ang buhay niya. Mga ka-explorers, hindi tamang humangad pa tayo ng iba kung tayo ay nakatali na sa isang tao. Wala itong papupuntahang maganda, kundi sakit sa ulo at gulo.